Hi guys, welcome to our channel. For today's video, I'm going to cook a beef soup or bulalo sa Tagalog. Sa Ilonggo, tawag din dito is bulalo. So, I'm gonna cook Ilonggo style, Ilonggo taste of bulalo. Hey, and shout out to Buto't Balat Restaurant sa Iloilo. Namiss ko yung bulalo nyo, kaya makapagluto na rin ng bulalo. Homemade bulalo. So, hugasan ko muna yung beef. Ito guys yung maganda gawing bulalo, yung mayroon siyang buto-buto. Hugasan siyang maigi, tanggalin yung mga excess fats. And ito na, ready ng aking ingredients guys. So, ito ang aking listahan ng mga ingredients. So, yung sukat or yung dami ng ingredients is up to you. And wala akong nilagay dito na salt. So, mag-add tayo ng salt or either yung fish sauce if ever na hindi natin nagustuhan or kulang sa panlasa ang ating soup later on. So, I'm gonna put a cups of water, total of 8 cups of water dahil kailangan natin ilalaga yung beef until maging malambot siya. So, ilagay ko na yung beef. And pakuluan natin siya guys. Takpan natin siya hanggang sa kumulo. And then, kung mapapansin nyo, so kumukulo siya, mayroon siyang mga excess fats na lumulutang. So, tatanggalin natin yun siya. Or after we remove all the excess fats floating, we're gonna put our onions and then the rest of our ingredients before simmer. Para habang nilalaga siya guys, magkaroon siya ng lasa or else yung lasa ng ingredients manunuot dun sa beef na nilalaga natin. Pwede na rin tayo later on magdagdag ng seasoning if ever na medyo matabang ang ating panlasa. Alright, so after adding all the ingredients, cover and bring to boil until the beef become tender. Check natin siya kung malambot na yung beef. And then, pag malambot na yung beef, we're going to add the vegetables. Ayan, malambot na siya. And, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, at saka sa mga nakasubscribe, thank you so much. Kung sa mga hindi pa nakasubscribe, paki-hit na lang po ng red button below, at saka yung notification bell para pag mayroon kaming bagong video, ma-update ka. So, nilagay ko na yung green beans. So, pinagsabay ko na yung green bean and then yung corn. One of my husband's favorite ingredients pagdating sa bulalo is corn. So, I used to put corn every time I cook beef soup because yun yung gustong-gusto niya sa part of bulalo. And then, I will gonna cook this for just a minute or pag mapansin natin na half-cook na yung green beans, we gonna add our bok choy. Alright, so half-cook na yung green bean. So, I'm gonna add the bok choy. Alright, and this is optional guys. You can add also seasoning granules or yung magic syrup. So, I'm gonna add 2 teaspoons of magic syrup. And then, I put also my chili pepper para medyo little bit spicy siya. Mas masarap pag meron siya spiciness flavor. 1 minute simmer and my beef bulalo is ready! And lastly, I'm gonna add my spring onion leaves. And thank you so much for watching and see you in the next video. Bye. God bless.